Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito po ang ating collective love reading. Ayan. So, collective po ito. Wala tayong specific zodiac sign. Okay? Ang importante yung pinaka-reading kung makaka-relate ka, makaka-resonate ka. Maaring ang reading na ito ay para sa'yo. Kung hindi naman, wag natin ipilit. Maybe next time, makuha natin ang energy mo. Okay, sa mga hindi pa nakaka-subscribe, paki-hit na lang po yung subscribe button, notification bell. And of course, para sa ibang channels natin, nandiyan na lang po sa description box. For personal reading, check nyo na lang po sa Facebook, Jean Clemente Palmes. Okay, so yeah, let's start your reading. This is for collectives, kapalaran sa pag-ibig. Main energy is the Nine of Cups. Nine of Cups and the Knight of Wands. Okay, bottom of the deck is the Seven of Swords. Oh, okay. May nakikita tayong paparating sa'yo. Actually, itong person na ito, I don't feel like nagiging truthful or nagiging totoo itong person na ito. You are busy with your achievements, you're busy with your finances, busy ka sa iyong buhay, busy ka sa pera, career, ganyan. And yung iba sa inyo, pwedeng marami kang admirer, pero pwede rin namang wala, pwede rin namang hindi. Pero mas more on nakikita natin, busy ka sa sarili mo, sa buhay mo, sa success na possible na paparating na rin sa'yo. Kasabay nitong pagka-busy mo is yung pagkarating, pagdating ng success na yan. Like, eh, iba sa inyo, pwedeng nararamdaman mo na yun, no? Kumbaga, dati, pangarap ko lang ito. Ngayon, meron na ako nito. Ganong klaseng energy. And may paparating nga sa'yo because of that. Yeah, this person is really coming back. Yung energy niya is pababalik, pagbalik, pabalik. And nakikita natin na possible na, yeah, I can see travel here with the Six of Wands and the Knight of Wands and with the Six of Pentacles. May kipagtulungan sa'yo tong taong to. There's a lot of love here and a new beginning between the two of you. Yung iba sa inyo could be a new person, no? Kaya lang, could be a new person or a past person. Pero itong person na ito, gusto niya makipagtulungan sa'yo. Okay, kaya siya babalik is gusto niya makipagtulungan sa'yo. Okay, meron tayo ditong Knight of Pentacles and the Three of Wands. Okay, I am seeing an offer here. May offer itong taong ito sa'yo. Yung iba sa inyo, yung pakikipagtulungan, pwedeng hindi mo pa alam. So, i-offer pa lang itong pakikipagtulungan sa'yo. But anyway, kung alam mo na yung plano regarding pakikipagtulungan, this person is waiting for the right time, tamang timing na lang. Maybe waiting for the right moment na mangyari itong pakikipagtulungan sa'yo. And we do have here the Five of Cups. The Four of Cups. Cancer, Scorpio, Pisces energy. Yung iba sa inyo, parang hindi ka masyadong sigurado. Pwedeng nalulungkot ka and hindi ka masyadong sigurado. I don't know. Maybe hindi ka sigurado regarding whatever you're doing. Kung magbubunga ba ito or what. Pwedeng medyo hindi maganda yung nagiging resulta para sa'yo nitong mga nakaraan. Pero, mababaliktad yun eh. Kasi sa nakikita natin dito, hindi mo lang nakikita yung bigger picture eh. Pwedeng nakakonsentrate ka lang sa kung ano yung mga nandyan sa harapan mo ngayon. Pero may mga paparating sa'yo. And this is success, you know, na paparating sa'yo. And nakakonsentrate ka lang kasi kung ano yung mga nawala
Okay, ano yung mga, yun yung mga nakikita mo, yun yung napansin mo. Maybe may kinalaman din yun sa career mo and sa mga past connections or past, you know, mga nangyari nito, mga nakaraan. Parang may, marami rin naman nawala sa'yo. Pero, mas nakakonsentrate ka doon sa nawala, di ba? But I can see you keeping yourself busy. Kasi gusto mo nga magbunga. Although, gano'n na may mga nawala, nakikita mo pa rin naman yung success mo, yung mga na-achieve mo. It's just that maybe it's not enough. Yung iba sa inyo, pwedeng wala kang masyadong ipon, kaya hindi mo masyadong nararamdaman. And, maybe you have to get out of your comfort zone. Kailangan mong umalis sa iyong kung ano, kung saan, maybe yung iba sa inyo, kailangan mong maglalabas or pumunta sa ibang lugar para mas mapag-focusan mo rin yung bagay na yon. Yung ibang bagay na hindi mo na-focusan. Because maybe the money is there, kaya lang hindi mo makita kasi you're not feeling it kung nasan ka ngayon. Okay? Pero hindi ko naman sinabing alisan mo yan, kung ano man yan. But anyway, maybe kailangan mo lang umalis kung ano yung comfort zone mo. The Three of Cups is here. Yung iba sa inyo, maybe you're sad or hindi ka sure regarding sa pakikipagkita dito sa person na to, which is nakikita natin, pabalik nga siya. Maaaring yung iba, hindi mo pa alam, but you know, this person is coming back. Pabalik talaga. Okay, this would like to come out. The Ace of Cups. Okay, nakakita ka ng advice regarding money or someone is going to help you with regards to money. Huwag ka na mag-alala kasi ito na yung person din na ito. This could be a friend, a family, a mentor na tutulungan ka regarding money. This would give you advice. I feel like pagdating sa person mo na ito, actually mas marunong ka pa nga sa kanya pagdating sa sitwasyon. Hey, hindi ko alam sa'yo kung bakit ka nag-aalangan or nag-aalala. I feel like you do love this person. Itong person na ito medyo mailap because the Three of Swords is your Gemini, Libra, Aquarius energy. So, pwedeng may third party na involved sa inyong dalawa. So, mahal ka niya kaya lang because of the third party situation, medyo mailap siya. Hindi para sa lahat yung part na yon. But with the Hangman, this person is waiting, naghihintay. With the Four of Swords, maaaring naghihintay siya regarding separation. Kung yung third party is nasa side mo yon, naghihintay siya sa separation dun sa third party sa side mo. Okay? And this person, I'm sorry to say, pero kahit pa paano humihiling siya na sana magkaroon ng pag-aaway, sana magkaroon ng pagkakagulo para matapos na mag-end na kung ano man. Yeah, the Death card is here. Gustong-gusto niya yung mag-end yun sa third party situation para makaporma siya. So, what will happen? Yeah, the Justice card. So, pwedeng may marriage na involved dito with the Karma. Can you see the Karma there? It's a karmic person, karmic relationship. So, pwedeng may karmic relationship na involved dito sa connection. And, yeah, the Wheel of the Year. Gusto niya magkaroon ng pagbabago or change regarding that situation. So, what will happen in the near future for the both of you? You do have your Ace of Wands and then the Two of Swords. The Nine of Swords is here. The Hermit and the King of Pentacles. Gusto ko i-clarify itong Two of Swords. I feel like I need to clarify this. Okay, it's a situation here na kailangan mong magpumili. So, in the near future, nakikita kong may choices ka when it comes to love. The Ace of Wands, possible na bumalik or dumating nga itong person na ito. To, you know, nakakita ko ng sexual energy between the two of you.
So, yeah, possible that there's a sexual reconciliation, reunion na mangyari sa inyong dalawa ng person na ito. It might feel like etong person mo is marami na siyang nakakaganon before. Pero yung energy is like parang it was his or her first time with you. Ganun, na kahit marami pa siyang naging nakaganon na iba before, iba pa rin pag ikaw or iba pag ikaw. Okay, yung iba first time experience with this person, yung iba pwedeng matagal na nangyari na before, pero mauulit siya. Yung iba first time lang. Pero iba pala pag ikaw. Okay? And, so there's choices here. Yeah, medyo mahirap. Mahirap yung choice because you don't know who to choose. Ikaw yung nakikita natin may choice dito in the near future. Maybe you're dealing with two people and nakikita natin hindi mo alam kung sino yung pipiliin mo in the near future. Because it's hard. You want to pick the other one pero hindi mo magawa because you are currently married or pwedeng may pagsasama or even children involved with the other one. Okay, with this person right here with the Justice card. So, pwedeng may marriage na involved. So, ang hirap mamili, no? But you really do want this new person. Nakikita natin, you could have a baby. But open to sa LGBTQIA+. Pwede ka magkaanak dito sa person na ito. High chance. Then we do have here the King of Pentacles and the Hermit. These are like the choices in the near future. There's two people here, dalawang person na nakikita natin. Pwedeng ito yung choice mo. Parang yung isa is good at loving or nurturing energy. Pero yung isa is maybe good at money. So, pwede may ganong differences sa kanilang dalawa. It will be very hard for you with the Nine of Swords. Mahirap. Clarify the Nine of Swords. Ayan. Ang mahirap kasi sa'yo is to end things. So, maybe kung may marriage or whatever dito na involved, which is maybe the person na kakakonnect mo ngayon or kadil mo, mahirap i-end yun sa inyo because of legal matter. It's hard. Both of them are going to give you something here. Pareho silang magpapakita sa'yo ng something para ako yung piliin mo, parang ganun. Pwedeng magpakita din itong person ito ng paraan or ng dahilan para siya yung piliin mo, and then the other person gagawa din siya ng paraan para siya yung piliin mo, like, ganong energy. So, it's hard. It's a really hard decision for you. So, let's ask advice. Natatawa ako kasi parang the spirit guides don't want to give us advice. Ayaw niya magbigay ng advice. It's like, alam mo naman dapat kasi kung ano yung pipiliin mo eh. Kung ano yung dapat mong gawin sa situation. You are already mature enough. So, ano yung advice para sa'yo? Okay. The advice for you is huwag mong lokohin ang sarili mo. Yun lang. You do have here the Ace of Wands. Okay? I feel like for some of you, you like the new person. So, you have to choose what you really like. Kasi, kung magsisinungaling ka ngayon, sa buhay mo, patuloy-tuloy kang mabubuhay dyan sa kasinungalingan na yan sa puso mo. So, you choose what you want. Kasi minsan lang tayo mabubuhay sa mundo. Okay?
And may naririnig pa ako, parang what if there are kids or what or marriage na involved. Sige, let's ask advice regarding that. Okay. Kaya mo mag-move on. At saka, the emperor is someone na kayang i-handle yung mga children na yon on his or her own. Kaya mo yan mag-isa. That is the advice for you by our spirit guides. Thank you for watching. Sana nakarelate kayo, nakaresonate kayo. Please do like and subscribe to our channel, Unicorn Princess Tarot. Madam P TV Virgo Philippines, Dapit Hapon TV Water Sign Philippines, Madam P Vlogs. I love you all guys again. Thank you for watching. Sana mag-iwan kayo ng like at comment. I love you all and bye-bye.